Ayan po, at grabe, sobrang na-miss ko kayo dahil mga nakaraang araw ay hindi po ako nakapag-upload ng aking video dahil nga po sa kararating ko lang din dito sa lugar ko. Pero bago po yan, ay gusto ko lamang pong una dito po sa mga bagong nag-subscribe. Napakarami pong naidagdag na subscribers natin. At yan po ay aking pinapasalamatan kayong lahat po na nag-subscribe. At siyempre, lahat kayong mga subscriber ko ay aking pong pinapasalamatan. Binabati ko po kayo ng isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. At sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan. At siyempre, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At yun nga po, at kaya po hindi tayo nakapag-upload ng mga ilang araw dahil nga po medyo naglambing lang po sa akin yung mga chikiting ko diyan sa Sarangani at sumulat po sila sa akin na sana sir makapunta ka rito at magkaipon-ipon tayo at yan po ay yung mga bata po na ating tinutulungan na makapagtapos sa pag-aaral yan po. Mayroon po tayo dyan na 50 na elementary, 50 na high school at saka 50 na college po ang ating mga scholar po dyan na kung saan po ay nabigla naman ako. Actually, ang schedule ko talaga dyan sana ay January po ang punta ko dyan para po lahat naman po yan ay pinupuntahan ko para makapagbigay ako ng mensahe sa kanila. January po talaga naka-schedule dyan. Kaya lang at yung medyo na-touch naman ako doon sa mga sulat nila na kung pwede raw ay makapunta na ako doon mas maaga ngayong December. So ako naman ay dali po mabagbag ang damdamin ko kumbaga. So yan po at yan at kaya po ilang araw din po ako hindi nakapag-upload ng video ko. Yan po yung mga nababanggit ko dati pa sa inyo na mayroon po tayong mga tinutulungan mga bata kasi ang layunin ko po talaga ay kagaya ko nga po kung hindi po ako nakapagtapos ng aking pag-aaral noong kasagsagan po ng aming kahirapan ng aming pamilya. Siguro po kasama rin po ako doon sa mga kapos palad ngayon. Dangan nga lamang po ay kahit sa kabila ng kahirapan, sabi ko nga po, nag-stow away ako dyan sa Manila dati. Pero kahit ganun pa man, tinapos ko, pinilit ko rin patapusin ang aking sarili. Dahil alam ko lang po na yan lamang pong edukasyon ang pwedeng magsalba o magbigay sa akin ng magandang kinabukasan. At yan nga po ay nagawa ko naman po na makatapos at sabi ko nga po dyan, hindi lamang isa kundi tatlong kurso din po ang natapos natin. Hindi naman po, kaya ako lang po kinikwento ito, hindi upang para magyabang. Ang kaya ko po kinikwento ito para maging inspirasyon din po doon sa mga ibang kabataan na kung saan po ay ito ay aking mga masasabi kong tinutulungan ko dahil all the way po yan, lahat po yan ay wala po silang ginagastos. Lahat po ng gastos dyan sa school nila ay sagot po natin. Sinagot ko na po yan. Elementary, high school at saka college. So ibig pong sabihin yan, sa tuwing taon-taon po yan, mayroon po tayong napapatapos na 50 na college. Dahil tuloy-tuloy lang po yun eh. So, ibig sabihin, pag natapos po yung college, mayroon pong sumusunod. Wala pong kanyan. At 7 taon ko na pong ginagawa yan. Magmula po nung nabili ko yung isang isla dyan sa Sarangani na kung saan ayan po ay dinidevelop ko as a private resort. Magmula po nun ay yun na po ang ginagawa ko. Instead na magyabang, ayan po ang ginagawa ko at actually po
hindi na po nila kailangan pa makipag-usap sa school dahil ako na po ang kausap ng school. Ano man yung mga kailangan nila sa school ay pinapadala ko na po sa school. So, ibig sabihin totally ay sinagot ko po lahat yung mga yan. So, sabi ko nga po 50 lahat yung napapatapos natin taon-taon. Ngayon, at maliban po dyan ay ito pong mga katandaan na nabanggit ko na rin po sa inyo na kapag dumarating po ako dyan sa Sarangani ay nakasalubong na po sila sa akin dahil nga po ito naman yung talagang mga mahihirap nating kababayan na talaga namang regular ko pong tinutulungan itong mga ito at medyo marami-rami din po sila. Yan po. Bakit ko po kinikwento ito? Dahil ka po, kwan eh. Ito po pala. Kung ang tanong po pala, bago po tayo pupunta doon sa mga ibang mga usapan. Kaya ko po ginagawa yon dahil kanina po, sa kani-kanina lamang po ay nabanggit ko nga sa inyo na gusto ko po makatulong para mapaangat yung buhay ng ating mga mahihirap ding kababayan. Kagaya ko po, sinasabi ko po yan. So, yung pong mga napapatapos natin, may mga trabaho na po, yung mga iba nasa abroad na, yung iba nandito man ay magaganda ang trabaho. At ang maganda po nito, nakakaiyak. Dahil kahit isa sa kanila, walang nagmintis na hindi ako batiin, lalo na pag birthday ko. Wala po kahit isa. Lahat po ng mga napapatapos natin ay hindi po talaga nakalimot. So, yun po ang nakakataba ng puso. Ngayon, ito po, kaya ganun na lang po ang galit ko dito sa mga politikong magnanakaw na ito. Dahil ang laki-laki ng mga kinukulimbat nila pero hindi nila magawa yung ganun. Ay yung magbigay na lang kahit papaano ng masasaing nito mga mahihirap na nating kababayan. Wala. Samantalang limpak-limpak na pira ang kinukulimbat nila sa kabanang bayan. Kaya ganun na lamang po ang galit ko. So, kaya hindi nyo rin po ako masisisi kung minsan at madalas na nakakapagmura ako. Dahil nga po dyan eh, di ba? Nakikita na natin, may nagsasabi niya na 2 billion, 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 billion pala ang mga winawaldas itong mga animal na mga kangaroo na ito. Tapos, ganun-ganun na lang, mga nasasakopan nila, ganun kahirap. Kaya may basihan po ako kung bakit ako nagmumura dito ng madalas. Diyan lang. Mula din sa Sarangani, Jinsan, hanggang Davao po. Kaya ang ginawa ko po magmula sa Jinsan ay sa Sarangani. Dahil may mga scholar din po ako dyan sa Jinsan at saka sa Davao. Kasi malapit lang po yan eh. Yung Sarangani, 1 hour lang nasa Jinsan ka na. Yung Jinsan to Davao, 2.5 hours lang. Kung mabilis ka, wala pa. So dyan po. Kaya ganun na lang po ako magsasalita rito eh. Ngayon, may ebidensya ba ako rito? Yung isang pong cellphone ko at sa laptop po, punong-puno po yun ng mga video. Kasi binidyo ko po yan pero hindi ko ina-upload dahil nga private ko lang po yan. Dahil sinabi ko nga po yung mga tinutulungan ko na mga binibigyan ko ng mga pagkain, lalo na po pagkain, ayaw ko pong i-video at i-upload sa channel ko. Kaya nga po yun na sinasabi ko sa inyo eh, na kung gusto ko lang ng subscribers, ay malamang million-million na sana yung subscribers ko. Kung i-upload ko lang lahat yan, yung mga tinutulungan natin. Pero hindi ko nga po kayang sikmurain yung ganun
na parang pagmumukhain ko mga aso nito na parang babahugan mo lang, bibidyohan mo, i-upload mo para sa sarili kong interest. Natural, kung ibinidyo ko yan, in-upload ko yan, nandun yung sarili kong interest. Kaya hindi ko po ginagawa yan. Ngayon, kaya binibidyo ko lang at sinisave ko lang at pinaprivate ko lang yan. Dahil nga po pagdating ng araw na ipatawag din ako dyan sa kangaroo court na yan, ay isasalaksak ko sa lalamunan nila itong mga sinasabi ko na ito yung mga tinutulungan ko. Yan ang purpose ko. Kaya nag-aantay ako na ipatawag din dyan. Dahil hihiyain ko itong mga kangaroo na ito. Ay, yung mga tinutulungan ko dyan, nako. Isa na nga lang yan yung mga scholar ko na yan. Oh. Ngayon, dahil dyan, tinuloy-tuloy ko na. So, magmula Sarangani, Jinsan, Davao, from Davao, dumiritso ako dyan sa Dumaguete. At dahil mayroon din po akong nabili ko pa po yan nung panahon na pa na nagtatrabaho ko sa isang airline dati. Diyan po yan sa Dumaguete. So may mga tao-tao din po ako diyan na nagmimintin ng isang paso na nabili kong lupa diyan na may mga tanim din, mga niyugan, mga actually cotton. So dinaanan ko na rin po para minsan na lang yung pag-travel ko. Kasi hindi naman ako obra na yung magpupunta ako doon sa isang lugar, babalik ako dito sa amin. Tapos pupunta sa isang lugar, babalik hindi na po dahil matanda na po ako. Mayroon na po akong nararamdaman na pagkabagot, pagkainip. Halimbawa sa biyahe, sa aeroplano halimbawa, ay na mainipin na po ako. Kaya, gusto ko minsana na lang para tapos na ang kwan. And then, pagkatapos sa Dumaguete, diretso po ako dyan sa Bulacan. Nandyan po yung original na office ko. At, and then, ang huli po ay sa Nueva Ecija na kung saan po dyan po yung mga bagong mga itinayo ko mga building na yan po ngayon ay nag-uumpisa na mag-manufacture kami ng mga solar panel. Yan po mga solar panel na yan ay yan po yung mga export sa Korea at ang business partner ko po dyan ay Korea. Kaya po sila magpapadala ng mga raw materials dito. At kami naman po itong factory ko ng solar ang gagawa po ng mga panel na mismo. And then ibabalik lang din po sa Korea. Yan po. At ngayon ay bumalik na ulit ako din sa Mindoro. At medyo sabi ko nga matanda na ako. At gusto ko lang manood-nood dito sa tabing dagat. Ganun po yung... So patawag-tawag na lang kung ano yung kailangan, ganun lang po. At dadalawin ko yung mga na dati kong natutulungan. Regular naman po yan na nagpapadala tayo ng tulong sa kanila. So yan po at kaya ko po ikinikinto lang ito sa inyo dahil gusto ko po sanang mangyari. Wala na po sanang mahihirap ating kababayan. Kaya dyan po sa lahat po dito sa mga scholar ko, ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, kung hindi man nyo ako kayang gayahin 100%, yung 50% pan lang. Yung pagiging determinasyon, determinado sa sarili. Kaya po ako nakapagtapos dahil talaga namang sa kabila ng kahirapan namin, sa kabila ng kagutuman, naming mga pamilya. Pero nagdesisyon akong umalis dito dati sa amin para makipagsapalaran dyan sa Maynila. Hanggang sabi ko nga, nakarating ako sa Australia,
dahil sa medyo sinerte at may nag-ampun-ampun sa akin dati nung ako ay patay na dyan sa Manila. So, yun po ang kwan. Ganun pa man, tinapos ko. Ano mang mangyari, sabi ko nga, ano mang mangyari, tatapusin ko ang kurso ko. So, kahit paano, natapos ko rin naman at sabi ko nga kanina, hindi lamang isa, kundi tatlo. Ngayon, ano ba ang kahalagahan ng edukasyon? Yan po ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Hindi po mahalaga dyan ang kumita agad ng pera. Mas maganda pong kumikita ka ng pera ng paunti-unti, paangat ng paangat. At lalo pong mas maganda kung ikaw ay inaangat ng ating Panginoon. Kaya po, yun pong pangarap, dapat po sabayan ng pagtitiwala dito sa ating Panginoon, ibigay lahat, isurrender lahat ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sabi ko nga po at siya po ang gagawa ng programa para sa atin. Siya lamang po ang pwede. Kaya po yung inyo pong pagsisikap, sabayan nyo po ng pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon. Wala pong dahilan na hindi kayo iaangat ng ating Panginoon. Kaya yun po ang talaga namang ganon kahigpit kung minumotivate itong aking mga scholar para sa ganon ay matuto sila. So, sa akin naman po pagkakaalam ay lahat naman po ay naintindihan nila yung mensaheng gusto kong iparating sa kanila. Sa katunayan, wala pa po ako nakita doon sa mga napatapos ko, wala po ako nakita o nabalitaan na naging mahirap, kundi unti-unti yung pag-angat nila. So, yun po ang napakasaya sa akin. At nakakagalit naman para sa akin yung makita ko itong mga animal na mga nandyan sa mga gobyernong ito na talaga namang wala silang pakialam. Kasi hodang wala kang makain, wala kang pakialam itong mga putang mga bayawak na ito. Basta ang importante sa kanila ay magkamali sila ng limpak-limpak na sapi para sa kanilang sariling kapakanan. Yan po eh. Yan po ang maliwanag at nakikita ko. Kaya ganun na lang po ang galit ko dito sa mga animal na ito. Kaya wala na, lalo ngayon. Kabi-kabila po. Mas lalo pa pong ang daming nahihirapan ngayon. Mas lalong dumami ang mga mahihirap. Mas lalong dumami ang wala nang makain. Dahil kayong mga politiko, kayo ang totoong nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Kaya sana kung hindi pa kayo magbago, ang idapagdadasal ko dito, sana nga lang matunaw na kayo, magkanda tudas na kayo, daanan na kayo ng kamalas-malasan, daanan na kayo ng piste na hindi na kayo makakalibre. Mayroon dyan, dinaanan na ng piste, nakalibre pa ang putang ina. Oh. Sana natuluyan na. Oh. Pero sabi ko nga, lahat naman na yan eh. Hindi ko na lang ipapakita rito yung kwan. Hindi ko na lang ipapakita rito yung kung ano yung step by step natin ginawa. Lalo na yung doon sa sobre. Pero ang sigurado ako, lahat ng mga nakatanggap ng sobre, magkakasakit yan. Sabi ko nga eh, para ano pa na tinapos ko yung huling kurso ko dyan sa Britanya kung hindi ko gagamitin din sa mga ulol na ito. Kaya yung sinabi ko dati na dito mismo sa video ko parang hindi ho proper at may nakapag-advise sa akin na isang napapagkatiwalaan ko na huwag mong gawin yan sa
sa harap ng video kung paano ko gagawin yung mga, kung paano ko lalagyan ng sakit itong mga animal na ito. Lahat po yan. Ay kung nakatanggap po yan, mga lahat yan ng sobre na pinadala ko, at binuksan nila at naamoy nila yung Victoria's Secret, sigurado na po yun. Yung isa nga dyan, napuruhan sana. Ang problema, nakalibre. Eh, para, hindi naman talaga pamatay yung ibinigay natin. Hindi naman talaga pamatay yun. Sakit lang ay bibigay natin dahil mayroon pa rin po akong kinikilalang Diyos. At para sa akin po ay hindi rin po proper yung ganun na ilalagay ko rin sa kamay ko yung ganong paghusga. At unti-untiin lang po natin yan. O kagaya ng isa na yung nagbanta-banta sa akin, yun po, hindi ko na po kontrolado yan dahil binigyan ko lang naman ng sakit, hindi niya kinaya, namatay siya, pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya namatay. Ang namatay lang po siya dahil hindi niya kinaya yung sakit na binigay natin. Pero hindi ko po, hindi po nakadesign yun para patayin. Dahil kung nakadesign yun para patayin, on the spot, patay na. O kagaya nitong isang kwan dyan, may nilagyan na tayo ng karayom sa lalamunan. Pansinin niyo mga susunod na araw. Ewan ko kung makakatin pa yan dyan para magyabang. Visit kayo. O ulitin ko lang po. Iisa lang po ang gusto ko rito. Sa lahat po ng makakapanood ng video ito, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe niyo na po. Lalong importante yung pindutin niyo po yung like dahil yun po para marami pong tao ang mararating nito. Dahil ang lagi ko pong panawagan dito na paulit-ulit. Siguro doon sa mga nakakapanood, maaring sawang-sawa na kayo doon sa mga sinasabi ko, pero pasensya na po kayo. Kung nagsasawa na kayo sa paulit-ulit ko sinasabi na ang gusto ko lamang po rito ay makita ko ang pag-angat kahit pa paano ang buhay nitong mga mahihirap kong kababayan. Dahil sabi ko nga, ako po mismo ang nakakakita, ako mismo ang nakaka-witness kung paano ang kahirapan, kung gaano ang kahirapan na dinaranas itong marami nating kababayan. Yun lamang po ang gusto kong makita. Maliban po dyan, paulit-ulit ko yung sabi, pagkatapos kong makita na unti-unti nang umaangat ang kabuhayan nitong aking mga kababayan, hinding-hindi nyo na po ako makikita dito na magdadadaldal pa. Sana po maintindihan ninyo. Dahil siguro, dahil sa ako nga mismo personal ang nakaranas ng ganong kahirapan. Dahil sinasabi ko naman po, napaka patay gutom at hampas lupa po ang pamilya namin. Kasama na po ako dyan. Dahil kung hindi magkalkal ng putik lupa itong mga magulang ko, wala po kaming makain. Ganyan ko po isinasalarawan ang pagiging patay gutom namin. Kasama na po ako dyan. Pero sa edad na 12, doon po ako nakapag-isip at nag-desisyon na umalis dito mismo sa lugar namin at makipagsapalaran sa Maynila una hanggang sa kung saan-saan na po ako nakarating. At hindi naman po ako nagsisi. At bagamat sa mura pong edad noon, ay hindi po ako nag-isip na hindi ko kakayanin. Dahil ang doon pa lang po sa mura kong isipan dati, itinatak ko na po sa aking isipan na mayroon po tayong Panginoon na gagabay sa atin. Yun po ang tandaan nating lahat. Hanggang sa kinikwento ko na yung mga nangyari, at nandiyan naman po yan sa video ko na yung mga nangyari sa buhay ko hanggang sa nakita ko yung matandang nakaiwan ng isang item dito sa akin noon. At yun na po yung tuloy-tuloy na po yung
blessings na binibigay niya sa akin. At na ngayon nga po ay tinatanggihan ko na po lahat ng blessings na dumarating sa akin. Dahil patuloy pa rin po. Kahit nakita nyo naman po at napanood nyo naman po na inaawat ko na po ang ating Panginoon na huwag na po ninyang akong bigyan ng blessings. Bagkos, ibigay na pong diretso ang blessings na dapat na sa akin dyan sa lahat ng mga subscriber. So, nandiyan naman po yan paulit-ulit sa mga videos ko. Idiretso na po sa inyo ang blessings. Para sa ganun, hindi na po kailangan dumaan sa akin. At tinatanggihan ko na po. Dahil masasabi ko po sa sarili ko ngayon na sobra-sobra na po kung anong meron ako. Kaya mga po, hindi ko lang po maintindihan dito sa mga politikong ito. Hindi pa ba naging sapat or sobra yung mga kinukulimbat nilang pira? Bakit dire-diretso pa ang pangungulimbat nila? Kaya yan ang dahilan na napakarami natin mga kababayan ang wala nang makain. So sana po ay makapagbigay ng inspirasyon dito sa lahat ng aking mga sinusuportahan, mga eskolar, itong mensaheng ito. Bagamat pag nagkikita tayo, nagkakatipon-tipon tayo, yun at yun lang ang sinasabi ko. Pero dahil dito sa video ito, ay tiyak naman na mapapanood din ito, ay sana manatili kayong mayroong tiwala sa ating Panginoon. Ibigay nyo ang buong pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon at walang dahilan na hindi aangat ang inyong buhay. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. We'll be right back.